Hello mga kabayan, mga ka-OFW, maligayang pagbabalik sa ating channel, NinsM.tv. Sa araw na ito ay panibagong update na naman tayo patungkol pa rin sa paglaganap ng novel coronavirus or COVID-19 dito sa Kingdom of Saudi Arabia, kasama na rin ang update sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Pero bago tayo magtungo sa pinaka-highlight ng update natin sa araw na ito, ay alamin muna natin ang kalagayan sa buong mundo. Ayon sa Worldometer mga kabayan, sa araw na ito ay meron ng mahigit 22.7 million na confirmed cases ang naitala. Meron daw saktong bilang na 22,731,246, samantala ang bilang naman ng mga nasawi o namatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo ay umabot na ng 793,885. Ang bilang naman ng mga naka-recover ay pataas pa rin ng pataas. Meron nang naitala na 15,408,370. At ang bilang ng active cases na patuloy na nagpapagaling at ginagamot sa buong mundo ay meron na lamang naitala na 6,529,009 na katao. Alamin naman natin mga kabayan ang top 15 countries sa buong mundo nang may pinakamaraming naitala ng COVID-19 cases. Sa araw na ito ay nangunguna pa rin ang bansang Amerika na meron ng mahigit 5.7 million na confirmed cases at sa loob ng isang araw ay nagtala ng mahigit 17,000 na bagong kaso. Sumunod ang Brazil na meron ng mahigit 3.4 million confirmed cases at sa loob ng isang araw ay nagtala ng bagong kaso na mahigit na 10,000. Pangatlo ang India na meron ng mahigit 2.9 million confirmed cases at sa loob lamang ng isang araw ay nagdala ng mahigit 67,000 confirmed cases. Pangapat ang Russia na meron ng mahigit 942,000 na sinundan ng South Africa, Peru, Mexico at Colombia na nagdala ng mahigit 500,000 confirmed cases. Sumunod naman ang Chile, Spain, Iran, United Kingdom, Argentina at Saudi Arabia na nagdala ng mahigit 300,000 confirmed cases at ang panghuli ay ang bansang Pakistan na nagdala ng mahigit 290 confirmed cases. At yan nga ang update natin sa buong mundo. Magtuo naman tayo sa update sa bansang Pilipinas. Ayon nga sa huling update ng Department of Health, sa araw na ito ay may panibagong kaso na 4,650. At ang total confirmed cases mga kabayan sa ating bansang Pilipinas ay umabot na ng 173,774. Ang bilang naman ng mga nasawi o namatay dahil sa COVID-19 ay umabot na ng 2,795. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang pagdami ng mga gumagaling sa ating bansang Pilipinas. Meron ng naitala ng 113,481. At ang bilang ng active cases na patuloy na ginagamot at nagpapagaling sa mga araw na ito ay meron na lamang naitala na 57,498. Ayon pa sa datos ng DOH, sa araw na ito ay meron ng 6,226 na healthcare workers ang nagkaroon ng COVID-19 cases sa ating bansa. Samantala, ang bilang ng mga OFW na nakauwi na sa ating bansang Pilipinas ay mahigit 260,000 na. At ang 5,461 sa mga ito ay nag-test positive sa COVID-19. At yan nga ang update natin sa bansang Pilipinas. Magtungo na nga tayo sa pinaka-highlight ng update natin sa araw na ito dito sa Kingdom of Saudi Arabia kung saan tayo nakadestino bilang isang OFW. Sa araw na ito mga kabayan, kahit pa paano ay bahagya na namang bumaba ang bilang ng bagong kaso na naitala sa araw na ito. Meron na lamang naitala na 1,287 at ang total confirmed cases ay umabot na ng 303,973. Ang bilang naman ng mga nasawi ay unti-unti pa rin tumataas. Meron nang naitala na 3,548. Sa kabilang banda ay patuloy pa rin ang pagdami ng mga gumagaling. Meron ang naitala na 275,476. At ang bilang ng active cases na patuloy na ginagamot sa mga araw na ito ay meron na lamang naitala na 24,949. At alamin naman natin kung sa mga cities, regions, or provinces ng Saudi Arabia ang mga bagong kaso na naitala sa araw na ito. Nauna nga ang Jeddah na nagtala ng 68 confirmed cases, sinundan ito ng Makkah na merong 67 confirmed cases. Sumunod naman ang Jeddah na nagtala ng 64, sa Riyadh ay nagtala ng 56, at sa Khamis Mushahid ay nagtala naman ng 55 confirmed cases. At sa ibang mga cities, regions, or provinces naman ng Saudi Arabia ay nagtala ng mas mababa sa 50 na confirmed cases.
Yan nga mga kabayan ang update natin sa araw na ito. Bagamat unti-unting bumababa ang mga kaso na naitatala dito sa Kingdom of Saudi Arabia, ay patuloy pa rin ang paglaganap nito sa ibang dako ng mundo. Kaya naman kabayan ko, OFW, doble ingat pa rin tayo. Kung hindi naman po mahalaga na lumabas ng bahay, ay stay at home na lang po muna tayo. Kung hindi may iwasan na ugaliing magsuot ng face mask at always i-practice ang social distancing at least 1 meter away mula sa ibang tao. Isang simpleng paraan kabayan para makaiwas sa virus na ito ay ang paghuhugas ng kamay. Recommended po yan ng World Health Organization at Ministry of Health. Kung mayroon namang katanungan sa Ministry of Health o mga dapat i-report, ay tumawag sa kanilang hotline number 937. Kung mayroong katanungan sa ating embahada o konsulado, ay tumawag sa mga numbers na makikita sa screen. At yan nga mga kabayan ang update natin para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating channel, NinsM.tv. At kung gusto mong manatiling updated sa mga bagong videos and updates natin, ay click lang ang subscribe button or mag-comment ka dyan sa baba at susubukan kayong sagutin within 24 hours. Muli, NinsM.tv, nagpapaalam.